So, thankful pa rin tayo na ganito lang yung naging ash fall dito sa ating lugar, sa Rizal, San Mateo. Pero, sabi sa balita, sabi sa pag-aaral, itong mga ash na ito ay masama daw sa baga. So, mag-ingat kayo mga kababayan natin na Yan. Parang buhangin talaga na. Parang white sand. Yung pang finish ng bahay. Dami yung. Yan. Dami. Yes. Dami. Nanadikit na sa damit ko. Dami sa bubong namin. Ito. Dami. So mga kababayan, ingat. Mag-wear, magsuot ng mask. And yun nga, yan. Nakagising ko lang, nakita ko agad yung ano yung mga ash doon sa aming bubong, sa bubong ng yan, sa kabilang bahay. Kitang-kita kung gaano karami yung ash na talagang sinasabi nila kagabi. Kasi hindi ko nakikita kagabi ng personal. Dahil nga gabi na, tsaka hindi naman ako lumabas. Tsaka ano oras na ako nagising. And yan, nakitang-kita ko kung gaano kadami yung ash doon sa bubong at tsaka dito sa aming terrace. Yan, kitang-kita ko na ako mismo nakita ko. Kaya payo ko lang, mag-ingat tayong lahat. Magsuot ng mask para meron tayong kahit papaanong protection sa ating ilong. And, hindi pa ako bumababa eh. Kakakyat ko lang, kakabangon ko lang talaga. And, yun, mag-ingat, magsuot ng mask para sa baga kasi sabi sa balita, nakakasama daw sa baga yung mask na nagbumula dyan sa ano, sa volcano, sa Taal volcano. Grabe, no? Sobrang layo, pero ano, siguro kung mula dito mga 3 hours yung biyahe mula sa Rizal. Pero umabot dito. So, paano pa kaya yung malapit dun sa Taal volcano na talagang mas maraming ash yung makikita. So, nakakaawa kung ano nang nangyayari sa mundo. Pero, yun, patuloy tayong magdasal para meron tayong mas malaking protection na makukuha sa itaas. And, ano pa ba? Yan, mag-ingat. Hanggat maaari, huwag na lang munang lumabas ng bahay. Manood na lang ng TV, yan. Magdasal, yan na lang gawin nyo. Para maging safe pa kayo. Huwag munang gumala. May balibalita na yan daw mga mall na nasisira yung ilalim. And yun, ingat. Bye-bye.